know, why did you choose to play in Indonesia instead of Philippines? And why you choose Aura to be exact? Finally nga kapatid ay sinabi na nga ni Yawi ang tunay na dahilan kung bakit nga siya pumunta dito sa Aura, Indonesia. Na kung saan kapatid sa isang interview kasi sinabi nga ni Yawi kapatid na nirepresenta niya nga ang kanyang sarili sa koponan ng Aura, Indonesia. Dito nga kapatid ay tinanong ni Yawi ang Aura Indo kung pwede nga daw siyang magpunta dito at mapasama nga sa mga miyembro ng Aura Fire para sa susunod na season. Sino ba namang tatanggi kay Yawi kapatid? Lalo na't alam naman natin na si Yawi nga ay MPL champion. Bukod pa nga dyan ay world champ din yan. At ang husay nga nito bilang isang tank dito nga sa MPL kapatid. Kaya naman hindi na nga pinalagpas pa ng Aura Indonesia ang pagkakataon na makuha nga itong si Yawi para sa susunod na season. Wala ring magagawa itong koponan ng Echo PH kapatid dahil ang humiling nga na mapunta itong si Yawi sa Aura Fire ay walang iba kundi siya. Kumbaga, sinabi na rin syempre ng management ng Aura na kukunin nga nila itong si Yawi dahil dito na nga gusto ni Yawi na maglaro para sa susunod na season. At syempre kapatid, sinabi rin ni Yawi sa interview na yan na malaki daw talaga ang community dito nga sa Indonesia. Kaya naman pinatos na nga ni Yawi itong kanyang pag-iindo para sa susunod na season. Kitang kita naman talaga kapatid na ang layunin nga talaga ni Yawi dito sa Indonesia ay kumita nga ng kumita ng malaking pera. Ganyan na nga yung ginagawa ngayon ni Yawi na kung saan tuloy-tuloy nga ang kanyang pag-livestream at todo suporta nga sa kanya itong mga Indo fans. Syempre, natutuwa rin itong mga Indo fans kapatid dito nga kay Yawi dahil syempre mahusay na nga kaagad magbahasa itong si Yawi at naiintindihan nga ni Yawi ang bahasa dito nga sa Indonesia. Kumbaga, hindi nga mahihirapan itong si Yawi na makipag-coms nga sa kanyang mga kakampi. Lalo na't kinakailangan talaga ito ni Yawi dahil siya nga ay room ng Aura Fire. Syempre kapatid, siya nga ang magko-coms sa kanyang mga kakampi kapag may ip-pick off nga sila. Tandaan natin kapatid na ang gameplay nga ni Yawi ay pick off yan. Kumbaga, aggressive play na kahit nasa tori nga ay kayang-kayang pasukin ni Yawi. Kaya naman tinagurian ngang Echo Express eto ngang sila Yawi dito nga sa MPL. At yan nga yung mga sinabi ni Yawi na mga dahilan kung bakit nga siya maglalaro na sa koponan ng Aura Indonesia para sa susunod na season. Syempre hindi na nga pakakawalan pa ni Yawi ang pagkakataon kapatid hanggat prime niya pa nga kapatid abay kukunin niya nga ang offer na ito ng Indonesia. Syempre, na-realize nga ni Yawi kapatid na kahit gano pa man ikaw kagaling, kung ayaw ka nga paluruin ng iyong koponan ay hindi ka talaga makakalaro kapatid, na kung saan nakakahinayang nga ito at syempre sayang talaga ang kanyang talento sa paglaro dito nga sa MPL. Kaya naman kapatid, since na-realize nga yan ni Yawi at hindi niya na nga dapat sayangin pa ang pagkakataon na yan na kagaya nga ng nangyayari dito nga kila Kyrie, na kung saan paldo-paldo nga itong si Kyrie doon nga sa Indonesia kapatid. Bukod pa nga dyan kapatid, nakikitaan din ni Yawi ng potensyal ang koponan ng Aura Fire, na kung saan kaya nga ba ni Yawi na dalhin ang Aura Indonesia sa kampiyonato gayong nandito pa nga itong sila Kyrie sa Onyx Esports. Na kung saan kapatid, bakbakan talaga ang mangyayari dito nga sa koponan ng MPL Indonesia dahil syempre marami nga silang mga Pinoy na inimport ngayon na makakatulong nga sa kanila para umabot nga sila dito sa Grand Finals ng MPL at kalaunay magrepresenta nga sa MSC 2024. At yung bagay nga na yan kapatid ang isa talaga sa aabangan nga natin para nga dito sa MPL Indonesia. Pero syempre
Siyempre kapatid, hindi ka agad makukuha ni Yahweh ang Grand Finals o di kaya'y kampiyonato dito nga sa MPL Indonesia, lalo na't malalakas din naman ang mga koponan dito nga sa MPL Indo. Kumbaga kapatid, ngayong season nga ay medyo mahirapan itong sila Yahweh, pero sa mga susunod pang season ay makukuha na nga ni Yahweh ang chemistry at tamang timpla dito nga sa koponan ng Aura Indonesia, na kung saan ganyan na ganyan din nga itong sinasabi nitong ang ni Carl TC sa kanyang live stream, na di umano hindi pa raw kaagad makukuha nga nila Yahweh ang kampiyonato, at okay lang daw kapag ganun nga ang nangyari, at marahil daw ay makuha nga ni Yahweh ang kampiyonato sa mga susunod pang season ng MPL. Sa pagpapatuloy nga kapatid, usap-usapan din itong post nga ng AP Bren, na kung saan sa kasalukuyan nga itong AP Bren ay nagbabakasyon dito nga sa Japan. Buong miyembro nga ng AP Bren, pati yung mga coaching staff, pati yung mga bosses nga nila kapatid ay nagbabakasyon ngayon dito nga sa Japan. Syempre, unwind muna bago nga ang pagsapit nitong Games of the Future na gaganapin nga sa Russia kapatid. At dito rin kasama nga ng AP Bren ang bago nga nilang assistant coach, dahil nung nakaraan nga kapatid, nilisan nga ni Coach Bren itong ang AP Bren para nga magtungo na dito sa koponan ng RRQ Hoshi doon sa Indonesia. Kaya nung nakaraan nga kapatid ay naghahanap nga itong koponan ng AP Bren ng kanilang magiging assistant coach, na kung saan kapatid, since kasama nga nila ito sa pagbabakasyon ng Japan, ay hindi pa nga nila pwede ipakita ang itsura ng kanilang assistant coach sa ngayon, dahil syempre wala pang ang final announcement patungkol nga dito. Pero syempre nag-leak na nga yan dito nga sa ML community, at kitang kita naman talaga natin kapatid na si Coach Trevor nga ang kasama ng AP Bren dito nga sa Japan, na kung saan kapatid si Coach Trevor nga ay assistant coach nitong Echo Esports. At hanggang ngayon nga kapatid ay hindi pa rin ina-announce ang pag-alis na nga ni Coach Trevor sa koponan ng Echo PH. Kumbaga kapatid, dalawa nga ang nawala sa kanila sa ngayon na mabibigat. Ito nga ay si Yahweh, pati na rin ito nga si Coach Trevor, na di umano mag-assistant coach na nga sa koponan ng AP Bren para sa susunod na season. Kumbaga kapatid, paunti-unti nga ay parang nawawala na nga yung mga mahalagang mga tao dito nga sa koponan ng Echo Esports. Kaya naman nang dahil nga dyan kapatid, may mga nagkasabi nga ng mga fans na di umano ang magiging assistant coach na nga ng Echo Esports para sa susunod na season ay walang iba kundi eto nga si JP. Na kung saan kapatid, hindi rin naman malabo yung bagay na yan, lalo na't kung experience wise nga kapatid, si JP nga ang nararapat bilang assistant coach ng Echo Esports. Pero syempre mawawalan nga ng tank itong koponan ng Echo Esports pag nagkataon kapatid, kaya medyo tagilid din ang sinasabi nga na yan ng mga fans na di umano papalit nga sa pwesto ni Coach Trevor dito nga sa koponan ng Echo PH, dahil dihamak na mahusay pa rin naman itong si JP bilang isang manlalaro kapatid. Tandaan natin kapatid na hindi naman kabash-bash itong ang si JP, na kung saan ginagampanan lamang ni JP ang kanyang pagiging isang player. Tandaan natin kapatid na noong nagkaroon nga ng issue itong si Yahweh dito nga sa M4, sino ang sumalo sa mga oras na yon? Walang iba kundi itong ang si JP. At syempre noong kinakailangan nga ng Echo MDL ng isang tank, si JP nga ang to the rescue at pumasok nga dito sa MDL kapatid. Nagawa nga nila na makapagkampyon dito nga sa MDL. Kumbaga ilang season din naman nagpahinga nga itong si JP, at ibinigay nga sa mga batang manlalaro ang kanilang spotlight dito nga sa MPL, kagaya na lamang noong nag-uumpisa pa lang ito nga si Yahweh dito nga sa Echo
Eco PH na kung saan halos dalawang season din yon kapatid. Pero syempre, nakakahinayang din naman kung hindi nga ipapasok itong si JP dito nga sa lineup ng MPL ng Eco PH dahil napakahusay nga nito. Sa pagpasok nga ni JP kapatid, nabigyan niya nga ng winning streak itong koponan ng Eco PH. Pero syempre, kinapos sila pagsapit nga ng playoffs. Pero pangbabas nga ang inabot nitong nila JP. Samantala, hindi rin naman kasalanan ni JP na maglaro dito nga sa main 5 ng Eco PH. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? E-comment mo sa baba. Maraming salamat!